Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen.
DXN. Welcome sa ating umagang kwentuhan dito sa DXN South Luzon. Ako po ay inyong host for today, Star Ruby, Rose, and Faurillo sa episode na Let's Talk About Crown. Andito po tayo sa tahanan ng Crown Diamond ng Naga at samahan po ninyo akong kilalani ng ating guest speaker for today, Crown Diamond, Miss Lilibeth Altor. Good morning mga partner. So, welcome po sa inyong lahat dito sa ating umagang kwentuhan sa DXN South Luzon, isang maulan na umaga dito sa Bicol region. And hopefully sa ibang part ng Pilipinas maganda ang inyong panahon ngayon. Ako nga pala si Star Ruby and Branch Agent Rosanne Faurillo. Ngayon pong umaga ay ating pagkikwentuhan o ating kikilalanin ang isa sa mga maningning na business partners natin. Ang para sa akin is pinaka-ate ng lahat ng mga business partners natin dito sa Bicol area. So ngayon pong umaga ating pag-uusapan ang about sa Let's Talk About Crown. And kasama ko po ngayon ang siya po ay former member of Advisory Council representing South Luzon. And she's a Service Center Director for 17 years. And sa mga nagtataka po, kasi itong kasama natin ngayong umaga is young looking and isa sa may pinakamagandang mukha dito sa DXN Philippines. Sa mga nagtataka po, she was with DXN since she was 29 years old. So may konti tayong mask. Hulaan na lang ninyo kung ilang taon na siya. Hindi ko na po papatagalin. Let's all welcome Miss Crown Diamond Lilibeth Altor. Partner, upline, greet ka naman po sa ating mga bisita ngayong umaga. So, pero bago yan, gusto kong i-emphasize yung sinabi mo na ate. Natutuwa naman ako. Ate talaga. So, hindi tita, hindi mother. Ate talaga. Hindi mother ng DXN Bicol, kundi ate. I like that. So, good morning everyone. Good morning po sa lahat ng mga nanonood sa ating umagang kwentuhan with Crown Diamond, me. So sa ating mga upline, magandang umaga po sa mga business partners ko and especially sa mga kasama natin dyan sa head office. To our head office, personal thank you so much sa lahat ng suporta sa aming network and sa lahat ng network nationwide. Ayun. So upline, andito po natin, kasama natin ngayon yung mga nagagandahan at nagagwapuhan ng mga area sales coordinator, Ma'am Ivy, si Sir John Antonio, and ang aking napakakisig na ninong. Sir John, good morning po sa inyo. Andito din sina Ma'am Babes Acosta, ang ating mga business partners. Actually, napakadami nila ngayon upline. Hindi mabilang. So, maraming salamat po sa pag-attend ngayon. Andito yung grupo natin, syempre dito sa Bicol. Andito din, nakikita ko sina partner Karen, ang Service Center Directress ng IRIGA. Business partner Jose Valeriano, Ma'am Jovelyn Dugayon, fresh from Malaysia. And andito din po yung isa sa inaanak mo upline, si partner Mark Tacorda. Wow, hello. Direct from Spain. Yes. Diba? Yes po. So hindi lang to Philippines. May mga business partners din tayong umattend from other country. So welcome po sa inyong lahat. And partner,
Umpisa na siguro natin kasi ako sabik na ako na makilala ang isang Lilibeth Altar. Kasi ako po na nagsisimula pa lang ako sa DXN, mostly ng napa-flyers ko, pag sinabi ko yung DXN, alam na nila na Lilibeth Altar yun. So, sino po ba ang isang Lilibeth Altar bago ka na-pass muna sa DXN? Pero bago ko sagutin yan, partner, po. Gusto ko muna i-greet yung aking upline si Tita Babes Acosta. Hello, Tita Babes. Miss na kita. Sana magkita tayo very, very soon. So, yung lahat ng mga uplines ko dyan, good morning. So, ano yung question mo? Sino nga ba ako before nag-join ng DXN? Actually, nung nag-join ako, Lilibeth Altar na talaga ako. Mary Belready, kasi yun na yung pangalan ko. So, before joining DXN, I was with a telecommunications company for siguro mga 5 years bago ko nakilala yung DXN. So I was assigned with general accounting as general accounting specialist. So nung na-meet ko yung DXN, nagbago lahat yung perspective ko sa buhay. So binigyan mo naman ako partner ng pag-asa kasi sa pagkakaalam po ng lahat, ako ay nasa telecommunications company din. Isa akong customer service representative. So siguro yung mga napagdadaanan ko sa telecommunications company is napagdaanan din ng ating Crown Diamond. At binigyan mo ako ng pag-asa kasi baka sakali napapunta din ako sa napuntahan mo ngayon. True partner. Kasi nung time na masyado akong busy sa trabaho ko, parang feeling ko in 5 years bigla akong tumanda kaagad, tumaba at 29 years old. And may anak na din ako noon. Pag alis ko sa umaga, tulog pa yung anak ko. Pagbalik ko, tulog pa rin yung anak ko kasi I was assigned in Legazpi City. So that is 2 hours travel from Naga. So ganun yung nagiging buhay ko every day. And then hanggang dumating sa buhay ko yung DXN. Patanungin mo ako papaano. Ganito yon. Yung office mate ko sa engineering department, nakita niya siguro ako na parang lagi akong pagod. Medyo bugnutin din ako kasi nasa accounting ako. Alam mo naman yung mga tinatrabaho sa accounting, puro numbers yan. So parang nakita niya na, parang kailangan nito yung products ko. So one day, binisit niya ako sa bahay namin. Sabi niya, ma'am, gusto kong i-offer sa iyo itong coffee ng DXN. Bago to from Malaysia, imported to, napakasarap. Alam niyo pa ma'am na may kakayahan itong magpapayat? Yun yung sabi niya, papayat ka? Gaganda ka, gaganda yung aura mo, tumaas yung kilay ko. Sabi ko, kape lang yan? Ano yan, magic? Basta itry mo to. Hindi mo na kita hihinga ng bayad. Bayaran mo pag effective sa'yo. So ako naman, syempre wala akong bibitawang pera kasi during that time, ang pera talaga is masyadong mahalaga sa akin ang bawat sentimo. Kasi talagang pinagtatrabahuhan namin mag-asawa ang bawat sentimo na ginagastos. So sabi ko, sige, try natin. So nung trinay ko, the following day, syempre kape, iinumin mo yan sa umaga. Ininom ko siya. Alam mo ba, first inom ko pa lang, iba na talaga yung pakiramdam ko. Kasi dati, pagising ko pa lang sa umaga, parang feeling ko pagod na ako. Yung parang exhausted na kaagad. Alam mo yung first na ininom ko yung isang cup of coffee, parang minute ba yung sa may tenga ko na parang I feel something like I am energized. So sabi ko, ang ganda nga nito, parang pinagpapawisan ako. Kasi dati noon, halos hindi na ako pinagpapawisan. Alam mo naman yung mga trabaho natin, ha? Yes, pagaling sa bahay, diretso sa opisina, uupo, tapos aircon. So parang wala na yung time na yung katawan natin na mag-sweat off. So maganda yung the following day, ginamit ko kaagad. And then, ilang days ko siya ginamit. Alam mo ba yung dati na ang tamad-tamad ko sa umaga, nakuha ko ng mag-garden sa harap ng bahay namin. So parang ang sipag-sipag ko kasi I feel better. Diba? Wala nang hihigit pa doon sa pakiramdam na healthy ka. Diba? Siyempre, pag healthy ka, you feel better, you feel happy pag healthy ka. So sabi ko, really this is different. So sabi ko kay Mr. Ereneo, shout out,
sa aking upline, Mr. Engineer Ireneo de los Santos. So sabi ko sa kanya, pwede pang explain mo sa akin further? Kasi wala naman siyang other explanation ng tungkol sa kape. Can you please explain to me further kung ano ba, bakit ganito yung kape? So in-explain niya sa akin na meron siyang Ganoderma, meron pang mga ibang products, at naging interested ako kasi yung feeling ko, if effective sa akin ito, and by just taking this coffee, naging healthy ako, I'm sure marami akong may influence. Marami akong mabebentahan ito. So, ano kaagad sa akin, this is a good business. So, sabi ko, ano ba yung mga products? So, sabi niya, if you want, pumunta ka ng head office. So, pumunta nga ako ng head office. Yung nanay niya yata o your auntie niya, sinamahan ako sa head office. Talagang pagdating doon, na-met ko yung country manager, yung operations department, and sinaliksik ko talaga all about DXN and kung ano yung mga products. And there, na-meet ko yung aking pinaka-apply na hindi ko alam pala na siya yung upline ko. Pero hindi ko pa siya doon nakilala na siya pala yung upline ko. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung paano kami nag-connect na siya pala yung upline ko, na siya din yung the very first person na nakausap ko na leader sa DXN head office na nagsabi sa akin kung gaano talaga kaganda yung products ng DXN. So may pa-surprise ko po upline. Mamaya, ano? Wag mo kalimutan itanong sa akin kasi baka malimutan ko. Yes po. So sa ngayon, baka andito si partner Ireneo de los Santos. Ireneo de los Santos. So maraming salamat po sa iyo. Kasi kung hindi dahil sa iyo, wala isang Lilibeth altar, and malamang sa malamang, baka wala din yung mga leaders dito sa Bicol. So good morning po kung andyan si partner Ireneo de los Santos. And kung paano po yung... Hello upline, maraming salamat for bringing DXN into my life. Wow! Power! So kung tama po yung pagkakaintindi ko, ang una na in love, unang product na talagang nagpa-in love sa iyo sa DXN is yung kape. Yung kape. Okay. So 'di ba yung kape, sabi ko maganda. So ano pa yung mga products ng DXN? Sabi ko nga, pumunta ako ng head office at nakilala ko lahat ng product. So trinay ko yung RGGL, yung pinaka pure 100% mushroom. Trinay ko siya. And trinay ko din yung soap, yung mga beauty products, trinay ko lahat 'yan. Alam mo yung first effect sa akin, sa family ko, kasi ako trinay ko muna sa sarili ko kasi baka hindi maganda, tapos idadaling ko sa mga anak ko, sa asawa ko. So ako nung trinay ko, sabi ko maganda to. So nung nakilala ko yung RGGL, yung Reishi Gano and Gano Psyllium, pinainom ko din sa mga anak ko, sa asawa ko. Alam mo yung mga anak ko kasi lagi silang nasa ospital. Isa sa pipreparea namin ng budget ay yung pagpapa-ospital sa kanila. Kasi alam naman natin na yung hika, talagang nandiyan na yan eh. Pamana ng lahi namin yung hika. So ako naman, hindi ko naman kayang tingnan yung mga anak ko na nahihirapan sa paghinga. So ako talaga, diretso na ako niyan kami sa ospital. Halos every month yan. So check up, kung hindi man sila mako-confine, talagang chine-check up sila sa ospital kung ano mga gamot ang kailangan. Alam mo ba, fortunately, noong ginagamit na nila yung DXN product, particularly yung RGGL, alam mo, nag-cleansing sila. Nung first time na na-introduce ko sa kanila, nilalagay ko pa sila yan sa dede nila in the morning. Kasi siyempre medyo foul smelling siya, no? Sinasamantala ko na super, ano siya, tawag dito, yung antok na antok siya, mga 2 o'clock in the morning, yun yung time na pag nagtimpla kami ni husband ko ng dede nila, nilalagyan namin ng RGGL. So, lasing na silasing sila niyan, hindi nila alam na yung lasa, basta dinedede nila. So, hanggang nasanay na sila na every time ang dede nila lalagyan ng ano, sanay na sila dun sa lasa. So, alam mo ba na nakakagulat talaga na yung lagi silang nauospital, nawala na yon. Isang beses lang yung nag-cleansing sila, after 1 month na nag-take sila, nag-cleansing sila, and yun, dinala ko sila pa rin sa ospital kasi
grabe yung labas ng mga phlegm nila, nag-worry ako. Pero after noon na nag-cleanse sila, hindi na talaga sila na-ospital. Yun yung pinaka number one na health testimony ko talaga. Kasi imaginein mo kung yung mga anak mo, nakikita mo na hinihika. You can just imagine kung ano yung pakiramdam ng hinihika. As parent, hindi masyadong uncomfortable sa atin as parents. Nakikita natin na nahihirapan huminga sila. So ito yung talaga na pinaka testimony ko na naalis yung hika ng mga anak ko. Hanggang ngayon, they are already 22, 21 years old. Wala na silang hika. Plus yung asawa ko naman, dati lahat ng ano sa kanya, yung blood sugar, blood pressure, lahat sa kanya mataas. Siya lang ang hindi tumataas. Oo. So steady lang siya dun sa height niya. Pero ang maganda, nung nagagamit na kami ng DX and product, lahat yan na-normalize. Blood pressure niya, yung blood sugar niya, everything. So kaya makita niyo naman siya ngayon, compared sa iba at his age, na lagi nang nasa ospital, yung husband ko ngayon, enjoying the 35 years old, ano matawag dyan? hindi pa siya visitor ng hospital because of DXN products na everyday naman talaga, ginagamit ng buong pamilya. Ayun, so una talagang natulungan po si ikaw, syempre. Yes, bago ko siya in-introduce yung mga fully sa market. Kasi tama po, nakarelate ako doon, syempre, tayo bilang mga nanay, pag may sakit yung anak natin, sobrang ambigat sa dibdib. Yeah. Tama? Totoo. Oo. Kaya nga ako minsan, naaawa ako pag yung may nakikita ako na mga nanay, tapos walang maipagamot sa anak nila, wherein, andyan naman yung ating mga DXN products na pwedeng makatulong. True. So yun po, ang isang Lilibeth altar pala mga partners ay nagsimula muna siyang ma-inlove sa kape, sa RGGL, and ang kagandahan niyan is kung tama yung aking pagkakaintindi, ang DXN products yung nakatulong para maging younger looking ang isang Lilibeth altar. Of course naman. Oh, of course, yun talaga. Opo, kasi sa totoo lang kanina, nahihiya akong tawagin ka na ate, mas lalong tiya, kasi feeling ko mas ano eh, parang mas matanda pa ako sa iyo. Abigyan pa nga siya ng maraming kape. Ano pa ba nandiyan? Timplahan pa ng maraming kape. May nakita akong kape kanina, tapos may nakikita akong game theory. Pwede naman po, kasya naman po yun sa bag ko. Ah, oo. Sisingilin ka na lang ni Junjun. So, syempre, nagsimula po tayo sa DXN products and doon nagsimula ka magbenta-benta na din, tama. Oo, dito yung office ko sa ano, dati nung kasi yung sinasabi ko kanina na pumunta ako ng head office para tingnan yung product, kilalanin pa yung product, and then nakilala ko talaga siya na super ganda. So, nagdala na kaagad ako dito sa bahay ng products, and yun dyan sa ports namin, naglagay ako ng lamesa dyan, and dyan ako nagbebenta ng product. So yun na yung start na ng second purchase ko, yun na yung start na naging service center na ako kasi medyo maganda naman yung turnout ng business. Okay, so matanong ko lang po ano, nung pumasok ka sa DXN, nag-member ka, magkano po yung out of curiosity lang, yung binitawan mong kapital? Actually, ang sinasabi ko dyan na kapital yung registration. Tama. Lang eh. Tama po. Kasi nung nag-register ako, limot ko magkano ba yon? Yung pinakauna, magkano ba yon? 250 ba? 450. Basta ako pag tinatanong ako, ano ba yung kapital mo? Just be a member of DXN. Yun na yung pinaka-kapital mo sa DXN. Kasi once na sa DXN ka, you can do anything. So nung nag-register ako sa DXN, yun nga, nagkita ko maganda yung turnout ng products. Yun na, nag-start na ako ng pagiging service center. Kasi dito, walang ibang mabibilhan. Ako lang talaga. Ako lang talaga yung nag-dare na magbitaw ng kapital para makapag-start ang DXN dito. So, I'm proud to say na I started DXN in my province. Tama po. Kasi halos lahat ng nakikilala ko is kilala talaga ng isang Lilibeth Altar. Pag sinabing DXN dito sa Bicol, automatic Lilibeth Altar na yon. Yeah, that's true. Kahit yung mga kaibigan ko in all walks of life,
kahit saan man. Pag nakita nila ako, parang nakikita nila dito kape. Alam mo ba, kahit maglakad ako sa mall, parang meron akong sticker ng DXN sa noo. Kahit saan ako, alam mo ba na, isa yun din sa magandang ano, na pagiging loyal mo sa isang produkto. Pag nakita mong maganda talaga yung produkto, kalimutan mo na lahat. Focus on the products that you like and you believe in. Alam mo, pag nakikita ako ng mga associates ko, mga kaibigan ko, uy, alam mo, lalo na yung mga hindi ako nakikita for a long time, uy, parang hindi ka tumatanda. Siguro DXN ka pa rin. Oo, DXN talaga. Uy, papaano ba bumili? Papaano ba? Ano, pwede ba may delivery? Yun, DXN ka agad yung pinaka-business na lumilitaw sa usapan namin. So, yun, sabi ko nga, mas madali ngayon magnegosyo ng DXN, unlike before. Inatanong mo ba yan sa akin? Opo, yung talaga yung sunod kong tanong. Kung ano ba yung advantage ng mga, kasi yung mga business partners natin, lalong-lalong yung patulad ko na nasa younger generation ng DXN, minsan, na-anticipate nila yung importance ng technology as DXN distributor. So, gusto kong malaman galing sa iyo mismo kung ano yung advantage ng isang DXN distributor na nagsisimula ngayon compared sa nung panahon niyo. Oo, napakalaking advantage niyo ngayon. Ang dami niyong katulong sa pag-market ng products ng DXN and sa pag-disseminate ng information about your business, about DXN. Kasi kami noon, actually dito medyo yun yung pinaka-challenge ko. Siguro tatanungin mo sa akin yan, ano yung mga challenge ko. So, isa yan sa mga challenge ko noon. Yung parang ako lang, feeling ko ako palang nakakakilala ng DXN. Yung time na nag-start ako. Sabi ko, paano ko ba ito i-relay sa kanila? How great is the product? So yun yung ano ko, ako palang mag-isa, and then na-recruit ko yung pinakauna kong downline business partner, si Tita Nitz, and dalawa kami. That is the power of networking na isa, yung isa, may tatlo, yung tatlo, may lima. So yun yung pinakaunang stage na ginawa namin talaga in spreading the good news about DXN. So samantala ngayon, kahit hindi mo kilala, no, kahit hindi mo kilala, once na nag-post ka and nag-tag ka ng product mo and health benefits mo ng produkto mo, especially ngayon na talagang at stake ang health natin because of COVID. So, itinag mo siya, nakita ng friends niya. So, ang laki na kaagad ng mga ng market na may inform mo about your product. Diba? Tama. So very very advantageous ngayon ang sa networking or sa pag-introduce ng product yung current platform technology. Oo, yung tama current po platform natin ngayon. Tama nga, basta sa mga trainings din nga namin na na-attendan ko po apply. Ngayon talaga yung Zoom meeting, yung Zoom app, Facebook, TikTok, necessity siya. Isa siya sa pwedeng maging katulong natin para mas mag-grow yung business natin, lalong-lalo na ngayon. Kaya nagtataka ako applying din eh. Kasi di ba pandemic? Dapat mas dadami talaga yung mga distributors. And gusto kong maging katulong ko si applying Lilibeth Altar para maipaabot dun sa mga business partners natin na huwag tayong susuko, mostly yes, ngayon. Kasi kailangan ng tao yung products natin at nandyan yung social media. Tama po ba? Alam mo, mas marami ako ngayon, ano, kahit hindi ko sila recruitin. Yung dati ako talaga yung pumupunta sa mga bahay-bahay para recruitin sila. Alam mo ba ngayon, witness yan si Junjun. Marami pumupunta. Sino ba yun? Si Ray. Maraming pumupunta doon para mag-register. Under my name. Kasi nakikita nila kung gaano natin kailangan ngayon yung product. At nakikita naman nila yung testimony ko sa paggamit ng product. Talagang hindi nila ako makikita na ay may sakit si Lilibeth Altar. Parang lagi lang kikita nila ako na lagi akong on the go. Wala akong inuurungang activities. Ang araw-araw ko ay talagang exhausted yan. Wala akong sinasayang na sandali araw-araw. Marami akong ginagawa araw-araw at hindi sa akin issue yung masakit ang ulo ko.
may sipon ako. Kasi, syempre, unang-una, I trust Him, God Almighty, that He will protect me, He will protect my family, He will protect us. Pero sabi nga, nasa tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So do your part, take necessary or your needed food supplement, dapat ginagamit mo, and then exercise and health and lifestyle. Yes, tama po. Kasi food supplements tayo eh. So kahit mayaman tayo sa DXN products, kailangan pa rin talaga yung, kahit nasa nga sa taas, and syempre yung healthy diet, exercise, yes. Kasi ito, instrument lang siya. At the end of the day, nasa atin pa rin kung paano tayo magiging healthy. And once na naging healthy tayo, so, madali tayong mag-share, which alam is... Alam mo, wala akong kaibigan na hindi DXN. Ay, tama po. Oo. Hindi ko naman sila pinipressure. Hindi ko naman sila tinututukan na, ay, mag-DXN ka kasi kaibigan kita. Hindi. Talagang sila na yung ano, parang gusto ko din maging gaya sa'yo ka-healthy. Always ano, outgoing person. So, gusto ka rin ganyan. So siguro, ako, I've been taking DXN for over 20 years already kasi 17 years sa service center. Tapos, syempre, meron tayong time na, ano, ayun. Pero, still, DXN ako atin. Doing well. DXN. Isa lang po sa pinagtataka ko kasi, ano eh, yung mga distributors talaga sa Lagunoy, magmula nung naging member sila, sa dito sa partido nagsimula sila sa apply talaga namin is Lilibeth Altar, and kahit madaanan sila ng ibang leaders, Lilibeth Altar talaga yun, hindi mo yun mananakaw. And ang ano po ba yung sekreto kung bakit kung ano yung klase ng leadership ng isang Lilibeth Altar, kung bakit talagang loyal sa iyo yung mga business partners mo? Unang-una partner, kailangan i-value mo yung mga tao sa paligid mo. Dapat let them feel that importante sila sa iyo. You value them. Para in that sense, makita din nila yung value mo sa kanila. So mahirap, isa 'yun sa pinakamahirap, no, yung handling people, handling your network. So madali lang magbenta. Pero yung pulling your network together, kasi nakikita naman lahat, kahit sina ma'am Juliet, kung nandiyan siya, yung sa head office, nakikita nyo naman kung paano i-pull ng Naga Service Center ang lahat ng leaders sa buong Bicol. So, hindi talaga madali to handle a network. Kailangan lang talaga iparamdam mo sa kanila na importante sila. Iparamdam mo sa kanila na valuable sila sa organization. Help them, assist them in any way you can. So tulungan tayo. Lagi kong pinapa, kahit saan man akong, saan man ako organization mapunta, ang lagi kong dinadala talaga yung family relationship within the organization. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Okay. Kailangan, ano ba yung problema ng isang networker, ng isang member mo, ng isang business partner mo, and siguro kung hindi man financially mo matutulong, anything na pwede mong may assist sa kanya. Like, ang pinaka-common is help them grow, assist them paano matuto sa negosyo. O, yun. Tama. Always lend a helping hand to your partners. Yan sa yung mga Tagalagunoy, hello. Alam mo, hindi ko nakakalimutan kahit saan ako magpunta or nakakabili ako nung binibigay nyo sa akin na ano ba yung arroyo. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, alam nyo ba, ang pinaka-best arroyo na natikman ko, yung from Lagunoy na galing sa mga business partners ko, at hindi ko makakalimutan Si Nanay Lourdes, hindi ko yan makakalimutan na pag pumupunta kami doon, talagang nandyan sa lagi na mag-gather ng lahat ng mga buko, mga prutas. Kasi that time, nung nag-start ang DXN, isa yun sa mga pioneers group ko, yung Lagunoy,
every Saturday or Sunday yata kami. Kasi yun yung mga activities namin during those time na nag-start kami. We see to it na na-visit namin ang bawat area. Talagang pinupuntahan namin yan kahit gaano kalayo. To let them feel na nandyan kami to assist them in achieving their goals. So yun pala yung sekreto. Kasi nung bata pa po ako, yung lola ko is talagang DXN na. Lagi kami nag-aaway kasi galing na kami ng Goa na grocery. Pipilitin pa ako niyang pumunta kila Nanay Lourdes para bumili ng kape. Sabi ko, ano ba yung address sa kay Nanay Lourdes na DXN Coffee? Galing na tayo ng Goa. Nag-grocery na tayo doon. So, yun pala is kasi binibisita mo sila lagi. Kumbaga, ginaguide mo sila, tinutulungan mo sila maintindahan yung product para di nila iwan and pinaparamdam mo talaga sa kanila yung negosyong may puso. Tama yes, po yes. Ba? Exactly, partner. So, syempre, as Crown Diamond, successful talaga po. Ano? Kaya lang, hindi naman lahat ng successful na tao, ganyan na talaga. Sigurado ako may mga pinagdaanan din na challenges ang isang Lilibeth Altar. So, ano po ba yung mga, ilang sa mga challenges na napagdaanan? Yun nga. Ang networking kasi, is, sabi nga, ang networking kasi ano, it is about handling people, managing people. So isa yun sa mga challenge ko bago ko na-achieve yung getting the height of networking. Isa din yun. Isa yun sa pinaka-challenge ko. Kasi hindi ko din alam kung paano dati gawin yung networking, yung recruitment. Medyo nahirapan ako doon. Plus, syempre, may mga nananetwork ka na medyo matigas ang ulo. Siguro na-experience mo din yan. Ito yung direction natin. Pakaliwa tayo. Meron naman dyan kakaunti na gusto kanan. So, yun ang mahirap. Yun ang pinakauna kong, una kong challenge. Pero, sabi nga, ako naman kasi, I know how to hold on. And I also know how to let go. Let go of those people na negatibo. Let go of those people na giving you stress in doing your business and achieving your goal. Siguro hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung reason nila, why they are in DXN, and kung saan talaga sila patungo. So piliin mo. Ako, pinipili ko lang yung those people na with me, gusto maabot yung mga pangarap nila. And those who are, yung mga negatibo na parang ang nakikita nila lagi yung kahirapan, yung mahirap yung ginagawa, let them go. Hindi sila para sa DX. Kasi makikita mo naman yung mga tao na potential sa DX. And yung talagang, hardworking, committed, and loyal. Isa yung loyalty sa nakaka-build ng group and yung disloyalty, yung nakaka-ruin ng group. So, kasi nung nag-boom ang DXN, talagang sarili ng DXN yung alam mo yun, yung pedestal. Kahit dito sa Naga, sa Bicol, pag sinabing DXN, my God, lahat ng tao puro yung DXN. Alam mo ba na sa office ng DXN, may number pa yan. Ang haba ng pila. So, nung nakikita nila na, maganda yung DXN, kailangan gayahin natin. Ang dami ding lumabas ng mga kape-kape. Ang dami ding lumabas ng mga supplement-supplement. And marami ding, yung mga sinasabi kong makakaliwa, madami din silang nahugot to their way out. So, yun yung mga challenges ko na syempre, may mga tao na nakapag-invest ka so much for them. Nakapag-invest ka ng effort, ng feelings sa kanila. Tapos, nandyan, biglang dahil may bagong company, nasilaw sila. Okay. Kasi they always think that it is greener in the other fence. Di ba? Tama. Di ba ang kambing, no? Andiyan na yung maraming damo.
Tapos biglang na-entice pa sila doon sa kabila na, oy, it's greener out there. Pero yun pala, yung green na nakikita nila, food color lang. Stability. Hindi sila stable. So, kaya they are capable of offering you like, oh, I will give you intro bonus of 50,000 or yung, ano magtawag doon? Registration bonus. Yung mag-register ka lang ngayon, I will give you 20,000 or 50,000. Something like that. So, ikaw naman may encourage siya. May encourage ka. Pero hindi mo alam yung stability ng company na yon. And you join the motorcade on Saturday, and then nakita mo na lang on Monday, under renovation. So, meron kang ganon. Nag-motorcade, nag-intro sila on Saturday, tapos Monday, close na sila for renovation. Aba naman. So, here comes the leader or the agent, babalik siya sa DSM. Pero naman, syempre, wala ka ng presto. Tama. So, okay, bumalik ka, pero it's no longer the same. Mas mag-focus ka doon sa mga tao, mga distributor mo na who live with you, who live with your principle, who live with your beliefs. So doon ka. Help them develop their network. And help them achieve their dreams. Tama po. Kasi dito sa DXN talaga is isa sa pinakamalaking challenge dito yung pag-handle ng tao, pag-develop ng tao. So yung ako nga personally, yung asawa ko, hindi ako napapaiyak na. Pero pinapaiyak ako ng mga downlines. Ng downlines. Hindi nila alam kasi mahirap po siya. And isang malaking opportunity na nagkakwentuhan tayo ngayon kasi malaki yung natutunan ko sa'yo. Pero parang umiiyak ka, partner. Parang nararamdaman ko. Naman po. Parang nararamdaman ko yun. Pero ako naman, sabi ko nga, hindi ako nagpapa-apekto sa kahit ano. Okay, yan yung choice mo. Pero ako pa rin, I will achieve my goal kasi meron akong mga network na in-entice ko to join me sa business na to. May responsibility ako sa kanila. Kaya go ako, go tayo. Never mind them. It's their life. Tsaka dito po sa DXN, tama yung sabi ni Upline, ilalaban ko talaga dito yung stability. Pwedeng may masisilaw yung iba sa greener pasture. Ang tanong din is hanggang kailan? Hanggang kailan? Oo. Over the weekend, partner. Kasi meron kami niyan eh. Yabang-yabang pa kasi nasa ibang company na siya. Binigyan siya ng 50,000. Ano bang tawag doon na bonus? Parang welcome bonus. Ganun. Eh, nung nag-motorcade sila ng Saturday, Monday, sarado na sila. Ano yun? So, stability counts. Tama po. So, sigurado ako marami tayong mga business partners dito na nakaka-relate din sa atin. Actually, andito si ang iyong ang ating upline, si Upline Babes Acosta. Ay, naiyak ako. Tita Babes. So ito, sabi niya po upline, talagang mag-upline tayong dalawa. Tita Lulu, Tita Babes, alam ko din diyan ka, naiyak na ako. Hi! Sige lang po, basahin ko. Alam ko, nanonood pa. Yeah, pinapanood kita. Basahin ko muna yung mga comment ng ating mga business partners ngayon. Sabi nga ng ating uplines, Upline Babes Acosta, talagang mag-upline tayong dalawa. Nang dahil sa Lingshi Coffee, nag-join tayo. At eto na tayo. Nakarating na ako dyan sa inyo. Miss you so much, best. Miss you, upline. Eto, naiyak na naman ako. Alam mo, pag magkasama tayo, sabay tayong iiyak. Yes. Tama. And andito din si Ma'am Juliet. Hi, Ma'am Beth. Miss you, Ma'am Juliet. Alam ko, alam ko isa ka sa mga matatatag na DXN coordinators na tumulong para i-build yung Bicol. Maraming salamat. Mula noon hanggang ngayon. And saludo po ako dyan kay Ma'am Juliet. May message sa sayo upline. Sabi niya, hi Ma'am Best, I'm here listening to your interview. Miss you so much. The ever glamorous and generous service center director I've known in this industry. Very dedicated and hardworking. Nakilala ang DXN NAG at buong Bicol region because of you. Thank you. A big round of applause. Wish you sana magkita-kita tayo ulit. Reunion tayo.
And that's not that I'm Boracay. Ay, wow! Kasi parang kasali ako sa travel sa Boracay. Wow naman! Mapapasal oil ka na lang. Kailan po yun, Nong? Ito pa, may pahabol pa si Ma'am Juliet. Sabi niya, I have been a witness to your struggles and victories. You deserve all the success in the XN business. Thank you, Ma'am Juliet. And see you soon daw po sa Boracay. Tama po ba, Ma'am Juliet? Ano? Ito din siya, si Ma'am Joanne. Si Ma'am Joanne. Ayos yan sa mga talagang mga supporters ng DXN Bicol. Kung ano yung DXN Bicol ngayon, it's because of Ma'am Joanne, yung mga pioneer personnel ng DXN, Ma'am Juliet, of course, sino pa ba? Of course, Ma'am Shirley. Hello, Ma'am Shirley, kung yun dyan ka. Wish you all. It's you, Miss Beth. Good morning. Ayun, so... Ang daming mga comments dito upline. As in, baka abutin tayo dito ng shift ko. Hindi pa tayo tapos. Mabasa ko ba yan? Andito din si upline Mark. Hi, inaanak. Oh. Happy for you. Lagi kong napapanood yung mga achievements mo. Sige, go lang. Go committedly and achieve your dreams. Tama as po. You want it. Sabi nga, ay, ayan si Mark. Ay, nandiyan ba si Sir Raboy? Ay, okay. So, Ay, Sir! Upline Raboy, akala ko. Nandiyan ba si Upline Raboy? Andito po siya. Upline Raboy, good morning! Pwede ka po mag-salamat sa lahat ng support sa ating network. Yes, ma'am. Good morning. Good morning po sa lahat. Ayan, pinayak na naman ako. Yes, ang dami kong natutunan. Opo. Kumusta? Alam niyo po, natatandaan ko talaga. Special message siya lang. Ano po? Pwede yung pakilakas-lakas, hindi ko marinig. Yes, ma'am. Ayan. Okay, Ma'am Beth, dinig niyo na po? Okay na? Okay na. No. Okay. Narinig ko. Okay, thank you. Pwede ko ba mag-review yan? Congratulations yan. Sir Boy, offline, maraming salamat. Yes, oho. Talaga naman, pagdating sa North, Tita Babes, pagdating naman sa South, ayan, Tita Beto talaga, legacy na yan mga yan, mga pundasyon po talaga natin ng TXN yan mga yan. Kaya napakarami po natin matutulungan sa matututunan sa kanila, then hanggang sa ngayon po, sila po ang perfect example ng pagiging DXN networker. Napaka-swerte po, napaka-raming salamat po at nagkaroon po tayo ng isang Tita Beth Altar and Tita Babe sa Costa. Yan pong dalawa na yan talagang tinitingala ko po talaga. Ma'am? Maraming salamat, Upline Raboy. Yes, thank po, you po. Wait, si Anna, si Tita Babe. Oh, si Partner Babes po. I feel crying, Beth. Huwag kang ganyan. Marami kasi akong nalala. Miss you so, Tita Babes. Miss you. I miss you so much. Especially also yung mga kids. Na-miss ko sila. Lahat. Malapit ng February, Beth. Alam mo na yun. Oo nga, oo. Yes. I miss it. Really. Really, I miss it. Upline Raboy, nami-miss namin talaga. Nababurn din ang ating upline. Yeah. Congrats, ganda. Pero someday, somehow, magkikita tayo soon. Sa Boracay, upline. Uy, madali lang. Hindi ko alam kung qualify ako, pero madali lang pumunta, okay? Oo, yung ticket ko last year supposed to be nakahang pa up to now. Ah, basta dapat nandun ka, upline. Okay, see you then. Ingat! Ingat, ganda. Regards to all. Naramdam po yung ano eh, yung connection talaga ninyo sa isa't isa. Yan talaga kami. Yan din yung influence ko sa network ko. Yung sabi ko nga sa iyo kanina, yung family atmosphere always sa network. Yun yung natutunan ko din kay Upline na dapat caring ka sa team mo, sa network mo. Dapat may pakialam ka lagi sa kanila. You're always there to help them, to assist them in whatever way you can.
And dapat lagi kang fair sa lahat ng bagay. Always do things right. Ayan. Yung pag nagkukwentuhan kami in any travel na pinupuntahan namin na tita, babes, tita, lulu, at the end of the day, nagko-coffee kaming tatlo sa isang hotel room, kung kaninang hotel room, kay tita babes, kay tita lulu, yan lagi yung pinag-uusapan namin. Kailangan intact yung grupo, iparamdam natin sa kanila that they are important. Yun. So ha, ako siyempre yun yung sinasabi mo sa tinatanong mo kanina yung mga challenges. Yes, actually ang daming challenges talaga being a service center director, ang daming challenges din. Pero sabi niya sa akin lagi, do not dwell on the negative things. Everything shall pass. Lilipas din yan. So basta always do what is right. Huwag mong sasayangin yung mga sandali mo into a non-productive thing. Miski ano pa man yung pinagdadaanan mo, be productive. Yeah. So, and yun nga sinasabi natin na everything shall pass. Kahit pa man success, it shall pass kung hindi mo siya aalagaan. Kahit nandyan ka na, kahit successful ka na, kailangan gawin mo pa rin kung ano yung required of you to maintain that success. Mas madali, ako para sa akin, mas madali yung pag-climb mo sa stair of success. Kasi with so much courage, commitment, focus, and all, mararating mo talaga yan. It depends on me. Ang mahirap yung how to sustain it. Kung nandyan ka na. Like for example, alimbawa, narating mo na yung pagiging star diamond mo. Sabi mo, before ka naging star diamond, pag nag-star diamond ako, tutulungan ko talaga lahat ng mga downlines ko. I-assist ko sila. Pero there are leaders na nung nag-star diamond na sila, nakalimutan na nila yung kanila mga downline. Tama ba ako? Do you experience that? So hindi mo na siya na-maintain and parang masyado nang masikip for you to go up. Kasi ang dami na sa ibaba mo na discontentment and all. Hindi na masaya yung grupo. So learn how to climb up the success and also learn how to sustain the success. So yun pala yung pinakasekreto ng mga partners. So tama nga yung sinasabi na mahirap maging successful pero mas mahirap na i-sustain mo yung pagiging successful mo. And pinakasusi, isa sa mga susi doon, kung tama po yung aking pagkakaintindi, is dapat talaga parang family-oriented yung grupo. Yung team. So kaya pala ang isang Miss Lilibeth Altar is narating niya yung kanyang success ngayon. And hindi mo aakalain talaga po apply na sa dami ng mga pinagdaanan mo, na natili yung kanyang, kitang-kita naman yung kanyang ganda. Salamat diba? Naman sa appreciation. Kaya hindi ko maiwasan pong matanong, ano ba yung sekreto? Yan na. Actually, syempre, bago ako matulog sa gabi, magdarasal ako. Pinapasalamat ko yung lahat ng blessings for the day. And of course, ang hindi ko makakalimutan, syempre, yung mga beauty regimen ko. Unang-una, bago ako matulog, syempre, maghihilamos ako ng eto. Kilala niyo to? And susundan ko ng lahat ng set ng gym pill. Yeah. Complete set ng gym pill. Yeah. Yan ang sikreto ko sa gabi. Bago ako matulog, after ko magdasal. And syempre, nandiyan na yung food supplements ko. So everything about Miss DXN. Pagising ko naman sa umaga, food supplement again, yung complete set ko na RGGL. Bago ako mag-breakfast, RGGL is spirulina, vitamin C. Kailangan natin yung vitamin C ngayon. Pero kailangan i-distribute natin yung vitamin C 3 times a day. In the morning, lunchtime, and in the evening. So hindi pwede yung isahan lang. Especially yung vitamin C. So, syempre, ito pa rin sa umaga. Kasi I do this twice a day. Kaya naman pala. So, yun po kasi ang pinaka number one effect ng ating DXN product is ini-slow down niya yung aging process ng skin. So, yun yung dapat tandaan. Tsaka sa vitamin C natin upline, lalong-lalo na yung Roselle, hindi lang siya para sa pampalakas ng resistensya. Meron din siyang nutrient para
maging younger looking tayo. Yes. Lalo na sinasamahan mo po na. Yes. So, sa mga mister, sa mga boyfriend dyan, malapit na po yung February 14th. Oh, so imbes magregalo ng bulaklak, andyan po yung ating gentle reset. And bago po natin tapusin ito upline, ako curious lang, hindi lang para sa akin, message para sa akin, syempre para na din doon sa mga business partners natin na nagsisimula pa lang sa DXN. Ano po ba yung pwedeng maibigay mong mensahe sa amin? Yeah, una-una, nung pumasok natin sa DXN, alam natin kung bakit tayo pumasok sa DXN. We have our whys. Bakit tayo nasa DXN? So yun lang lagi yung aalalahanin natin kung halimbawa meron tayong mga pinagdadaanan, mahirap, parang you want to quit na, parang you feel like quitting, dire-diretso lang tayo. Kasi nandiyan naman yung mga uplines nyo, pwede kayong i-assist. Nakita nyo naman kung ano yung patutunguhan nyo sa DXN. Ang dami nang naging successful sa DXN. But of course, kailangan talaga yung pinaka-basic is hard work. Okay? Kailangan talagang pagtrabahuhan. Diretso-diretso lang. Pagtrabahuhan mo kung ano yung gusto mo, ano ba yung pangarap mo, and yun, do the business committedly, focus sa kung ano man yung goal mo sa DXN. Kasi hindi pwede kasi na ngayon ka lang gusto mag-DXN, tapos kinabukasan, iba na naman yung ginagawa mo. Kailangan focus ka lang para ma-achieve mo yung goal mo sa DXN. Do not look at your left. Alright, just look up straight. Doon sa kung saan mo gustong puntahan. Doon sa kung ano ang pangarap mo. So, commit to your dreams. Yan. Focus lang po so, talaga. Focus lang talaga. And, ano ba? Kailangan, set your goals high. Lagi. Huwag kang mag-goal ng kahit nakatulog ka, kaya mong abutin. Mag-goal kayong yung mahirap para mas maganda ang ma-achieve mo. Mas higher yung ma-achieve mo. Tama. Yan din po yung nasabi sa akin ni Partner Chris. Partner Chris Antocondino, alam ko nanonood po siya ngayon. Sabi niya sa akin, pag ikaw mangangarap ka partner, lakihan mo na. Kasi yung mga maliliit mong pangarap, dadaanan mo lang yun. Habang inaabot mo yung malaki mong pangarap. Oh. Ganun talaga. Sabi nga nung isang narinig ko dati nung nagsisimula pa lang ako, sabi niya, ano ko din siya? Kilala ko din siya. Ako daw masyado daw akong ambisyosa. So, hindi masama maging ambisyosa. At talagang dapat ganun. Dapat may ambisyon ka sa buhay. Ano ba yung gusto mong marating? So, very, very important na may ambisyon. Huwag mo lang hintayin kung ano yung ibibigay sa'yo. Kailangan hanapin mo. Kailangan puntahan mo. Pagtrabahuhan mo. Tama. Tama po talaga. Agree ako dun sa mga sinabi ni Applying Best. Kasi dito sa DXN, enjoy siya kung talagang i-enjoyan mo. Pero kung iisipin mo yung challenges, ay talagang mahihirapan ka. So enjoy lang. Enjoy mo lang yung ginagawa mo. And most importantly, dapat talaga yung pagtulong sa mga business partners natin. Yun yung pinaka-importante eh. Kasi dito sa DXN po, ako personally, base sa experience ko, once na habang mas marami yung natutulungan mo, mas itinataas ka nung... True. Tama po siya. Kasi ako din, isa yan sa mga namemeasure kasi yung success mo. Kapag, through the success of your associates. Yung success mo, pag naging successful na din yung mga tao, sa paligid mo, yung mga kasama mo, doon mo makikita na, mafe-feel mo na successful ka na din. And isa po masasabi ko sa mga business partners natin, lalo sa mga hindi pa nakikilala si partner Beth personally, siya po, hindi siya tulad ng iba na successful na parang mahihiya ka. Nung nakilala ko si Upline Best, meron siya nung, actually nakwento ko din ito sa isa sa mga upline ko, meron siya nung
nung ugali na kahit hindi ka i-convince ang i-convince, mapapauo ka. And siguro, yun yung isa sa bunga ng tagal niya na din sa DXM. Oo, pag nakita niyo po siya, titig pa lang niya. Ay nako, mapapaperma kanya ng registration. Ganyan po ang isang Lilibeth Altar. And hindi lang po yun kasi ang kanyang success, hindi lang about sa material things. Yung success ng isang Lilibeth Altar po is base doon sa mga napagdaanan niya and kung paano siya nahubog as a leader. So, baka po may gusto ka pang batiin kasi marami pa nagpapahabol dito ng mga business partners natin na nag-greet sa atin. Ito po. Ma'am Edna Riblora, miss na kita. Sana magkita tayo ulit at mag-network tayo ulit dyan sa Legazpi. Legazpi po yan, Legazpi. Isa sa mga active leaders ng DXN Legazpi from my team. Yeah. And andito din si Upline Lourdes. Upline Lourdes, malilimutan ba kita? Pero sana wag mong kalimutan yung Arroyo ko. Miss na miss ko na yon. Sana makabisit ako sa iyo dyan. Iyaan mo, mag-schedule kami ni Nina June ng isang masigabong bisita sa Lagunoy. Malapit na po yung fiesta doon. Ah, invite mo naman ako. Sabi niya nga sa amin nung nag-deliver kami ng product sa kanya, sabi niya, namimiss ko na si Ma'am Beth. Dati pumupunta yun dito pag fiesta. Hindi mo na kasi ako ini-invite. Mag-invite ka lang, nandiyan ako. And andito din po si partner Joaquim Santos. I learned a lot po, napaka-educational. Ay, Sir Raboy. Sir Raboy. Oo. Of course naman, Sir Raboy, maraming salamat sa lahat ng suporta. Parang nandiyan lang din si Tita Lulu because of you. Para mapapaiyak ka na naman po nito. Oh. I really appreciate you both. Salamat po sa pagmamahal nyo kay Mami, Tita Lulu natin. Will always be. And ito pa po, si Upline Babes Acosta, Miss Beth Altar is a very humble person and most of all, she is beautiful inside and out. Thank you, Tita Babes. Totoo po yun. And ito pa po, partner Laura Agustin, tama po, mangarap tayo, taasan na natin para may challenge. Don't mind yung mga tao na sasabihin ka ng sobra ka namang mangarap, baka daw lumagpak. Natural po yun pag nagdi-DXN. May sasabihin ka ambisyosa na baka mabaliw ka sa pangarap mo. Natural po yun. Pero pag nangarap ka kasi dito, dapat taasan talaga. Mangarap ka na lang, libre na yun eh. And ako, para sa akin po, ang pinakamahirap na tao yung walang pangarap. Kasi libre na yung pangarap, bakit wala ka pa? O, diba? Andito din si partner Karen Salonga. Hi, partner Karen. Sa Iriga, Service Center Directress natin. Thank you so much, Ma'am Beth. Isa po kayo sa mga tumulong sa amin kung bakit isa po kami sa Service Center dito sa Iriga. Salamat po sa mga support na Ma'am Beth, sa mga downlines mo po. Kay partner Karen po yun. And partner Jose Valeriano, TY Upline Lilibeth sa story mo, so inspiring. Learned a lot. Salamat Uplines and God bless. So sa mga business partners po natin, sa mga Uplines, sa mga area sales coordinators na nanood po ngayon, maraming salamat po. And syempre, salamat kay Upline Best kasi welcome na kami dito sa kanyang humble home. Maraming salamat din sa pag-upload. And sa lahat ng mga business partners natin, maraming salamat. So dun sa mga aking business partner, lagi kong sinasabi na kung ano man yung marating natin sa buhay, huwag nating kalilimutan yung mga taong nandyan tumulong sa inyo or na-recognize kayo nung wala pa kayo. Yung mga tao na nag-assist sa inyo, yung mga uplines nyo, yung mga mentor nyo, huwag nyo silang kalilimutan. Kahit saan man, anuman ang marating nyo, lagi kayo magpasalamat sa kanila. Tama po. Kasi si Ma'am Lilibeth, isa siyang larawan ng isang napaka-humble na tao. Hindi mo mahalata, well, sa itsura, maganda talaga. Makikita mo na hindi na siya yung dating Lilibeth Altar na stress lagi bago siya pumasok sa DXN. Ngayon, kung makikita natin siya is, para lang po siyang 18 years old. Kaya ate lang yung tawag ko sa kanya. 16 lang po kasi ako. Parang matanda ako sa iyo ng 17.
ng 1 year. So yun partner, no, kung ano man yung narating ko ngayon, I give credit to DXN. Sila talaga yung nag-mold sa akin kung ano man yung mga achievements ko ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga personnel, DXN management. Thank you so much. And syempre, maraming salamat din po sa mga nanood ngayong araw. Sana po marami kayong natutunan sa ating guest ngayon. Isa naman po dyan, parang wala akong nakikitang pumupuso man lang o nagla-like or nagka-clap mula sa ating mga... Oo, pusuan naman po natin. Ayun, pinapaulanan kasi tayo apply ng mga message. Kaya siguro hindi nakakapagpuso. O, ang dami po mga nagta-thank you. At hindi mapuknat-puknat yung mga message ng ating nina-apply na boy, nina-apply babes Acosta. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. And again, thank you po sa panonood ngayon sa ating umagang kwentuhan. Ako po ang inyong Star Ruby and Branch Agent, Rose Ann Faurillo, na laging nagsasabi, let's keep moving forward and see you at the top.